Nang masuri si Department of Justice Undersecretary Emmeline Aglipay-Villar na may lupus, isang sakit na autoimmune na maaaring makapinsala sa anumang bahagi ng katawan, kasama na ang mga kasukasuan, balat at mga panloob na organo, wala siyang kilala na may katulad na kalagayan. Walang magagamit na pangkat ng suporta at ang impormasyon tungkol sa sakit ay mahirap makuha. Noong 2007, si M ay isang sariwang nagtapos mula sa UP-Law na kamakailan ay natalo sa kanyang bid sa midterm na halalan. Ito ang unang pagkakataon, natalo ang kanyang party list na diwa. Naalala niya na hindi pinapansin ang lahat ng kanyang sintomas. Tinanggal niya ang tigas na naramdaman niya sa kanyang mga kamay at bukong-bukong, ang pamamaga ng kanyang mga paa at binti bilang resulta ng kanyang mga nakagawiang ehersisyo. Sa kabila ng payo mula sa kanyang mga kasamahan na kumonsulta sa isang manggagamot, para sa matinding sakit na kanyang nararanasan, sa kanyang ibabang likod at mga kasukasuan, nagpas siyang magtrabaho. Ngunit isang araw, bandang 2 AM, hindi na niya mailipat ang kanyang kamay. Noon na pagpasyahan niyang dalhin ang sarili sa ospital. Ginawa ang isang emergency biopsy at isiniwalat nito ang glomerulonephritis, isang matinding pamamaga ng mga bato. Kahit na noon, pinilit pa rin niya ang pag-sign ng isang waiver sa ospital upang payagan siyang umalis at ipaalam sa kanyang tanggapan ng batas ang kondisyong medikal. Tumagal ng ilang buwan bago makumpirmo ng mga dalubhasa na nagdurusa siya sa lupus, na tinatawag ding mahusay na gumagaya. Sa oras na iyon, ang bilang ng kanyang dugo ay bumaba. Naapektuhan na ang kanyang kidney at lumala ang kanyang anemia. May mga rashes siya sa mukha at iba pang bahagi ng katawan. Ito ay ang kanyang personal, nag-iisa na laban. Lupus na humantong sa kanya na may taguyod ang Hope for Lupus Foundation, isang organisasyong hindi panggobyerno, na naglalayong itaguyod ang maagang pagtuklas at wastong paggamot ng lupus sa pamamagitan ng pagtaas ng kamalayan tungkol dito. Matatandaan ni M ang susunod na 2 taon mula nang ang diagnosis ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Nagsisimula na siyang mawala ang buhok niya. May mga araw na hindi siya makalakad dahil sa sakit ng bukong-bukong at tuhod niya. Sa ibang mga araw, kailangan niyang umasa sa ibang mga tao upang pakainin siya. Hindi ito madali para sa isang babae na pinahahalagahan ang kalayaan sa isang napakabatang edad. Bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, si M ay pangulo ng De La Salle University Student Council. Nagtapos siya ng magna cum laude na may degree na AB Economics. Kaya nang hilingin sa kanya ng doktor na manatili sa loob ng bahay at magsusuot ng mask, determinado siyang huwag itong gawing permanenteng pag-aayos. Hindi niya hahayaang makawala si lupus. Noong 2010, nagsagawa siya ng isang matagumpay na kampanya sa buong bansa bilang kinatawa ng Diwa Party List. Mula noon, nakikipaglaban siya para sa mga karapatan ng kababaihan, kalidad ng kasarian at mas mahusay na kondisyon ng paggawa sa mga bulwagan ng Kongreso. Dami pang gustong sabihin. Hi guys, I am Zai and this is Warwick TV. Tago lang po kayo sa channel ko, huwag mahiyang mag-subscribe. Thank you. Where TV. Disclaimer: some images and video clips that I used this vlog are not mine. For educational purposes only. Thank you.